Mga kapuso, maging wise po kayo sa pagbabudget. Gayon din sa paggamit ng mga kagamitang di kuryente. Tataas na naman kasi ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company ng Meralco ngayong buwan na ito. Nakatutok si Julio Segovia. Firming nakabukas ang mga ilaw at ventilador sa karinderya ni Rustica. 24/7 din ang ref. Madalas ding gamitin ang microwave bukod pa sa dalawang aircon ng pamilya. Kaya karaniwan na raw ang mahigit 6,000 pisong electric bill kada buwan. Pero mas lalaki pa yan simula ngayong Abril. 33 centavos kada kilowatt hour kasi ang idadagdag ng Meralco sa generation charge. Nagmahal daw kasi ang kuryente kinukuha nila sa Wholesale Electricity Spot Market OSM at sa mga Independent Power Producer o IPPs. Kaya sa mga kumukonsumo ng 101 kilowatt hour kada buwan, mahigit 33 pesos ang dagdag sa Meralco bill. 66 pesos naman ang taas singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Si Rustica na higit 500 kilowatt hour ang konsumo. Lampas 180 pesos ang magiging dagdag singil. Ngayon pa nakakabawi sa mga pagtaas ng lahat ng bagay. Tapos ngayon, dagdag ito na naman, dagdag pahirap na naman sa... Tumataas din daw ang singil sa kuryente tuwing summer season dahil sa laki ng demand. Kaya hanggang Mayo pa raw may power rate hike. Nabawasan kasi ang nakukuhang kuryente mula sa mga hydropower plant. It's the same power plants in the system but the demand is going up. Which means that we will have to dispatch more power plants and plants that were dispatched more were the oil-fired ones, which are more expensive. Payo ng Meralco, magtipid sa paggamit ng kuryente. Yung kakayanan para makontrol natin yung ating consumption ay nasa atin din pamamaraan na maaaring gawin para, yun nga, maibsan natin yung upward adjustment itong generation charge. Ang salo na ito na umaabot sa 15,000 piso kada buwan ng electric bill. Nagtitipid ngayon sa konsumo, lalo pag madalang pangdating ng mga parokyano. Ang aircon, ang ginagawa namin, bali bubuksan namin siya. Tapos pag mga 3 hours nga or ilang oras, pag wala namang kliyente, pinapatay muna namin. Tapos gumagamit kami ng electric fan. May dagdag singil man, siniguro naman ng Meralco na hindi mararanasan sa Luzon ang rotating brownouts ngayon sa Mindanao. Sobra-sobra raw kasi ang supply ng kuryente sa mga customer ng Meralco. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.